Okay, brother, welcome on board. At nagustuhan po natin. Welcome po, tatay. Nagustuhan ko yung iyong sinasabi po ninyo na kayo'y dating na kumpain sa San Juan de Dios. Dahil po sa inyong ano? Puso lumalaki. Tatay, sandali lang po ha. Puso na lumalaki, lumiliit. Lumalaki. Lumalaki yung puso ko. So, ano po nangyari? Okay naman ngayon? Oo, gagamot na lang ako. So, titingnan po natin, no? Kasi po, tika-tika yan. Yung po ang plaque ng ating pong cholesterol, triglyceride, kailanman hindi po yan pwedeng madurog. Maliban lamang kung yung ang mukha mo ay sampato at gansa, at itik, bibi, manok, pwede mong sabihin sa akin na ligtas ka na ka sa angiogram, angioplasty, saka bypass. Nakakit, hindi po ba kayo na sinasabi ko? Apo. Wala pong ni isang doktor ang magsasabi libre ka sa mga ganitong karamdaman. Anong cure po yan? Hanggang po sa hypertension. Yan po ay rigid. At tumitigas po ang puso. Wala pong calcium. Tama. Phosphorus, wala. Wala. Sapagkat tumataas ang vitamin D, masama po yun sa puso. Ay dito, pagpapaaraw ka pa, alam mo lang parang sira na pala yung sunlight na yan. Puso. Dati inihingal ako nung nag-anak ako. Tingnan po ninyo kung gano'ng kasakit ngayon. Ano pasakit? Hindi masakit. Ha? Masakit. Ayan. Sakit na? Okay. Hinga po na kayo ng maganda. Hinga po ng maganda. Kaya po kasarap ngayon. Ayaw masarap-sarap kanina at ngayon. Medyo maano, luwag-luwag. Yun. Wala pa po yung mukha ng aming pong gamot. Mga kababayan. Mga bantay bata, galingan ninyo. Huwag kayong patulog-tulog. Sayang lang yung pagiging bantay bata ninyo. Huwag kayong patatalo sa mga hukom ng barangay. Wala yan. Hindi po kailangan natin ng amicable settlement sa mga siraulo. Lalo na kung ang kalaban natin po ay violente sa mga bata. Tarakan ninyo, bigyan ninyo ng hustisya. Yung mga pambubuli ng mga magulang na naniniwala sa mga anak, na mga bulero. Kailangan po natin maging makabansa, makabayan, makadiyos. Pagbabawal ninyo ang media sa inyong barangay, ano kayo, nasira ng ulo? Eh, ang media kahit po pumunta dyan, hindi nyo nakikita, nandiyan pala media sa inyo. Hindi nyo alam. Kung intelligence po ng ating pong kapulisan, kasundaluhan meron, ang media rin ganun. Kaya lahat ng inyong mga ginagawa dyan, nababasa namin. Tama, brother? Hindi naman kami magpapakilala sa inyo yung aming mga sources dyan. Na para sabihin yung napakalinis mo. Kaya kung maghahukom ka, mag-aral ka muna ng pagiging judge at saka attorney yun. Piliin mong yan ang pagiging mong hukom dyan sa barangay. Kaya kayong mga hukom dyan sa barangay, sana magbago ka. Bago ka kunin ni Lord. Tama, bro? Tama. Hindi man yung amicable settlement ang ibibigay mo sa isang mga pasaway na tao. Pag may sira ang ulo niyan at pumapatol sa may sira ang ulo, pares na kayong sira. Tama, brother? Tama. Alam mo palang sira ang ulo, ipapatulan mo, kawatan. Hindi, kawatan ka na rin. Tama ba? Tama. Kaya po kami sa media na to, hindi kami conforme sa isang bagay. Pag nilabag mo ang batas, wala yun. Kahit sino ka pa, kahit presidente ka pa ng Pilipinas. Hindi ka kalugod-lugod sa mga nakitindi ng pagiging gentleman. Tama ba? Wala yun. Silent killer ka pala eh. Ngayon, ewan ko sa inyo. Kaya sana magbagong Pilipinas. Pinagtatawan tayo ng ano, ng mga bansang matatalino. Kung ang ginagawa ninyo, maggawa kayo ng shabo na may lason, wala nang mag-aadik dito sa Pilipinas yun. Kahit hindi mo napatayin yan, basta lumunok ka ng, sumingot ka ng shabo na may lason, patay ka, kasalanan mo. Hindi na yung sisihin natin, yung gobyerno natin, na pinatay ka. Kasi ikaw ang nagsunod eh. Yan. Eh, ba't hindi magawa ng ating estado, ng gobyerno ng Pilipinas? Lokan po ninyo ng ano, lason, sigurado, wala nang maging adik ang Pilipinas. Tatay, tama ba? Ano lang naman po, eh, pumapatay sila, eh, di para po hindi sila masira sa ibang bansa. At mga katulad namin na niniwala sa Diyos. Gumawa ka ng ano, chemical na pumapatay para hindi na po magtagal ang buhay ng mga pasaway. Tama, brother? Tama. So, gano'n po kasarap na ng mata nyo? Medyo okay na. Duling pa po ba kayo? Sabi po niyo, pag bumabasa kayo, duling kayo. No, nasaan na sa po pagkaduling? Wala na. Gano'n po ka ginawin? Out of 10 na bilang po sa kamay, ilang pong porsyento ang paglinaw? Mga ano, 8 mga ganyan. Eh pag naglagay pa po kayo ng mamaya ng isa,
16 na po yun. Kayo na ang may utang. Magpakilala po, ano pong tunay na pangalan natin? Dario Camigla. Uh-huh. Sir Dario, ano pong apelyedo niyo? Camigla. Uh-huh. So, ilang taong gulang na po kayo? 43. Ano mga kapasami po niyo sa aming medical team ng Radyo ng Guardian? Guardians po yan. At sa team po ng Gilas Newspaper at 24K Media Publication. Yan. Meron pong Tagig, meron pong dyan po sa Port State. No? No, brother? Oh, okay naman. Okay. Masaya ka bang yun? So yung puso ninyo parang lumuwag? Ha? Medyo lumuwag. Ano eh. Yung po, bayonet time po ninyo, no? Ng mga sundot niya may sita. Yung po. Wala pong liligtas sa atake sa puso. Kami lang. Alam mo yan, kahit sino ka pa, alam mo yun. Punta ka sa Okinawa. Patanggal ka ng isang oras na ikaw tulog na walang hininga para yung yagos mo, wala na. Dito sa mga Pilipinas, nag-aral ng konting judo, yabang na. Eh doon, bukod po, pag po kayo na sabitan ng konting galos ng lason, sigurado, bukas, bayani ka na. So, masarap po maging bayani. Okay, ito pa rin po ang nagpapatrol at babalita po sa atin lahat at nagsabi po kayo po ang tunay na bida at sana po magbago na ang Pilipinas.